bago siya umuwi ng Canada, nahabol ko pa siya. Nabigyan niya tayo ng panahon at ng oras ngayong araw na ito para i-share yung kanyang journey at ang kanyang story. Una ko siyang narinig kay Miss Linggit noong 2011. Sabi niya sa akin, nung gagawa kami nung noontime show noon, sabi niya, may mga kasama tayo dito, ito yung mga kasama natin. Sabi ko, sino po siya? Sabi niya, uy, nakakatawa siya sa YouTube. Panuorin mo yung mga ginagawa niya sa YouTube noong 2011. Sabi ko, yung ginagawa niya, yung mga English niya, tsaka mga kalokohan niya. Basta panuorin mo siya hanggang sa nagkasama kami noong 2011. Pero hindi kami naging ganun ka-close. Tapos 2014, nagkasama uli kami sa Home Sweetie Home. Pero mas close siya kay Lloydie. Oh, sila talaga yung tropa noon. May sarili silang mundo ng mga kalokohan noon eh. Sila nila Kuya Moni, yung aming AD. So, parang pinapanood ko lang sila. So, nakakatuwa. Alam nyo kasi, parang okay lang natapos yung show namin. Doon kami naging mas close. Nakakatuwa yung naging connection namin. Ngayon talaga, I'm very grateful dahil nandito siya ngayon. Kasama natin siya, Jobert. Magandang... Ang haba ng intro. Magandang maraming salamat naman kayo, Pintis. Parang bago sila sa'yo ngayon, parang napaka-formal pa. Natuyo yung laway ko maghintay. Alam mo naman ako, buga ako ng buga eh. Nung nagkakilala tayo sa Happy ETA, 2011. Talagang wala. Hindi ba ako magiging kaibigan nun dahil ako, alien ako. May sarili kang mundo. May sarili akong mundo nun, di ba? Dahil nga, di ba? Pero nakakatawa ka na nun pa. Pero mas nakakatawa ako ngayon dahil wala na akong bisyo. Kung may mga pioneers na nagpapatawa sa YouTube, ikaw yung isa sa mga yun eh, di ba? Well, ako kasi nag-umpisa talaga ng vlog dito sa Pilipinas. Pero hindi pa nga vlogging ang tawag nun eh. Hindi. Parang nag-upload ka lang ng mga video-video. Nag-upload, tapos yung mga, di ba, yung mga pinapakita, arwana. Yung mga English na tinuturo mo. Plurals, mga ganun. Mouthsess, mga ganun. Sino nag-upload ng YouTube nun? Kaibigan ko lang. Kumbaga, di ba kasi tambay lang ako. Pagka nagiinuman kami, na-upload nila. Sabi dahil niya, tawantawa sila sa'yo. Hindi ko alam na yung YouTube yun eh. Upload kita sa YouTube, sisikat ka ron. Ano yung YouTube na yan? Hindi nga ako marunong yan. Anong camera ginagamit niyo noon? Yung cellphone lang. Pininit. Hindi ngayon. Yung paggumanong ka parang pasty yung mukha mo, naghiwa-hiwalay. Kasi nga 2011 noon, so hindi pa ganun kagaganda quality ng camera. Hindi, ganun pa. Pero sumikat ka na noon, naririnig ka na ng mga tao yun. Si Jobert, nakakatawa yan, puro kalokohan. Kaya talagang ang mga Kanto Boys ay talagang tuwan-tuwa sa'yo. Parang yung malalang, yung maisipan lang. Kasi gano'n naman din talaga yung buhay ko noon. Maisipan lang. Tambay ako. Mas maraming oras ako sa bahay actually. Sa labas ng bahay pala. Tambay, inuman, barkada, uuwi lang ako para matulog. Kaya yung nanay ko, hirap kung tatawagin niya pa akong anak ko. Bakit ganun lang dati ginagawa mo? Tambay ka lang dati? Oo, wala talaga. Wala kang pangarap. Uuwi lang ako pagka may problema. Ma, parang kailangan mong umatid nito. Kaya kakatokin dyan ng barangay, police. Hindi ka nagsaseryoso sa buhay? Wala. Kasi, di ba? Kasi magulo nga yung buhay ko. Galing ako sa relationship na asawa ko. Naghiwalay kami dahil nga... Ilang taong ka nung una ka nag-asawa? 19. Hindi ko naranasan yung masyadong... Yung ma-enjoy yung teenager? Hindi. Dati, naabutan nga ako ng biyanan ko eh, bagong kasal ako noon eh. Oh. Naabutan ako ng biyanan ko. Asa yung biyanan ko? Saan yung manugang ko? Nakatago po! Nagtakipagtago. Bakit? Nakipaglaro ko sa mga bata. Asin, manugang ko, nakatago po po. Taguan, yang-iya ako. So, nung nag-asawa ka, hindi ka nagsaseryoso sa buhay noon? Wala, talagang aksidente. Kaya ba't ka nag-asawa nung 19? Wala, aksidente. Nabuntis mo siya? Hmm. So, nung 19 years old ka, naging daddy ka na? Oo. Daddy na ako. Ilan na naging anak mo dun sa unang asawa? Isa lang. Isa. So, ilang taon na yung anak mo ngayon? Ngayon, 30 na. 30 na? May 30 years old ka na? Meron na. May apo na ako. May apo ka na rin? Apo na ako nga. Lolo ka na pala. Alam, ang dami ko talagang nadi-discover sa'yo. Kamusta relationship mo nung dun sa anak mo? Actually, okay naman din yung relationship ko sa anak ko. Kaya lang, di ba, bilang magulang, ayokong maging katulad ko siya eh. Kahit bigyan ko yung anak ko ng 1 million, kung di mo siya tuturuan mangisda, masasayang din yun, di ba? So ngayon, siyempre, tinuturuan ko siya maging responsable. So maghanap ka ng trabaho, di ba? Kasi tatay na rin siya, di ba? Tatay na rin siya eh. Buti sana kung, tsaka 30 years old na siya eh. Kailan pa siya matututo? Oo. Pag nawala ako, paano kung nasanay siya na umasa sa akin, di ba? Paano ka bilang isang tatay dun sa anak mo?
minsan kung didisiplinahin ko 'yung anak kasi lumaki sa akin 'yun, nakita niya 'yung mga kalokohan ko eh. Hmm. 'Di ba? Ano bang klaseng tatay 'yung iniidolo mo 'yung tatay mo na mamalo sa ulo? Hmm. Nakikita niya 'yung tatay ko may ginulpi kanina, dugo oh. Nakita niya 'yun. Nakita niya 'yun. Kung paano ako nang gugulpi ng tao noon. 'Yun ang kinalakihan niya eh. Kaya ang hirap din maging magulang pagka ganun yung kinalakihan ng anak mo kasi ano ituturo mo sa anak mo kung ikaw din ganun ka. Minsan gusto ko mang ituwid yung mga mali ko. Hirap din, di ba? Kasi paano mo sa kanya ituturo din ngayon na ngayon mo sa akin sasabihin yan, eh, pinatanda mo kung ganyan eh. Di ba? At tanda ako na ngayon magsabihin mali ito, inidulo kita nun, kasama pa kita sa frat. Pareho pa tayo, magpareho pa kami ng frat. Diba? Ikinsinti ko rin siya. So, ang hirap maging magulang, lalo na pagka pareho kayong walang direksyon. Pero ngayon, syempre, meron na. Siyempre, pinipilit kong magkaroon siya ng direksyon kasi obligasyon ko ngayong itama yung mga lahat ng pagkakamali ko sa relationship ko, sa mga kapatid ko, lalo na sa anak ko. Kasi, di ba, obligasyon ko bilang tatay na ibalik siya sa Diyos. So sabi mo, nandito ka ngayon sa stage ng buhay mo na tinatama mo yung mali. Oo. May napanood akong interview mo. Gusto ko malaman, paano ka nag-end up na nakatira ka sa jeep, na doon ka natutulog? Bakit sa jeep? Nung namatay mama ko, tsaka papa ko na umampun sa akin kasi adopted ako. Siyempre, mga kapatid ko, sino mo naman ang mangungunsinti sa taong kain tulog na nga lang, puro problema pa, may kakatok yung police. Si Jobert po, may kaso. Di ba? Eh, drugs pa rin ako ng drugs. Siyempre naman, di ba? At dumating yung panahon din na ayoko na rin maging pabigat. Ako na mismo yung lumayo. Sa jeep ako tumira 2 taon. Di ba? Pero yung jeep yun? Luman jeep ng kaibigan ko. Nakaparada lang doon? Parada lang doon. Nilagyan ko ng kumot, yung kutsyo na nag-iisang maliit na kutsyo, nilagay ko doon. 2 taon ako nakatira doon, teen. Paano ako kumakain noon? Magaling ako magpatawa, di ba? Oh. So, nagpapatawa ako yung mga tao sa tindahan. Minsan may nagbabantay sa tindahan. Tawang-tawa sa akin, kumain ka na ba? Oo, sobrang tawa niya. Jobert, kumain ka na ba? Dito eh. Kumain ka na lang sa bahay! Pasok ka doon! Sobrang tawa. So, para makakain ka, magpapatawa ako sa labas. Oo, yun ang puhunan ko. Pero sa gabi, matutulog ka sa jeep. Sa gabi, alam mo ako, tawag nga sila sa... lagi ako, may mga kaibigan akong... Ang dami kong isipin mo sa jeep ako nakatira, mayayamang kaibigan ko. Hindi nga. Oo, oh, sinusundo ako, pip-pip! Kala ko may bahay, lahat mo sa sa jeep. Saan tayo? Gumigimik ka pa! Sunduin ako kasi life of the party ako eh. Oo nga, ang saya mo nga. Pag nandiyan ka na, ang saya na. Paglabas ko sa jeep, ang saya ko. Pagbalik ko sa jeep, ang saya ng mga kasama ko. Ikaw? Ako sa jeep, pipi. Di ba? Siyempre, balik ka sa dati. Yung totoo, nangyayari sa buhay mo. Nilalamok. Sabi ko nga, ano, natutulog ako. Kailangan mong uminom ng alak kasi pag hindi ka natulog ng nakainom, pagising mo bukas, puro freckles mo, ha mo. Kasi? Puro lamok, mata lang ang wala kasi nakabikit eh. So, nauso ang dengue noon. Lahat ng mga tao sa amin may dengue. Ako wala. Natulog ako sa jeep ah. Wala akong kulambo. Nasaan ang anak mo noon? Minsan na sa akin, tutulog din doon. Ayaw niya akong iwanan. Sabi ko, minsan nga dumating yung panahon, pinapagalitan ko na para lang lumayas doon eh. Kasi naawa ako eh. Doon ka na sa mama mo! Ayaw ko maling dito. So dalawa kayo natutulog kayo sa jeep? 2 taon ang matindi pa nun, yung jeep na yun nga lang yung tinitira namin, naunduy pa kami. Oh. Ang damit ko, 3. Oh. Tapos isang araw, isang umaga, sabi ng anak ko, pa, yung tubig parang tumataas. Hindi tayo aabutin yan! Umapaw yung creek. Hindi, tumungoy kami sa punta sa chapel. Sa ibabaw kami ng chapel, tapos nakikita mo yung mga damit mo, inaanod. Yung jeep na, yun yung ano eh, yun na yung pinaka kayamanan mo na eh. Nakaganong kami sa jeep, basang-basa kami, nakikita mo, inaanod yung mga damit mo. Oh. Pagkatapos ng undoy, yung jeep ko putik-puti, wala na yung kutsyon ko. Natulog pa rin ako doon ng gabi, basang-basa ako. Nakaganon nga lang ako sa ano, manukan eh, may manukan doon. Pinalamok ako, sabi ko. Natulog ako nung gabi, minumura ko yung Diyos. Sabi ko, talagang minumura ko yung Diyos. P.I. ganun? Oo. Oh, P.I. ako. Sabi ko, P.I. ka, patayin mo na ako, hindi ka naawa sa akin.
pinagtatawanan ako ng mga kaibigan. Kung totoong Diyos ka naman, sabi ko, kunin mo na ako rito. Umiyak ako pero binumura ko. Talagang para patayin niya na ako nung araw na yun. Kinabukasan, nagising ako. Sabi ko, wala rin palang kwenta tong ganito. Sabi ko, hindi ko alam na magiging ganito pa ako eh. Nag-aantay na lang ako mamatay actually. Kaya nga inom ako ng inom. Magmula noon hanggang tumuloy-tuloy na noon, hanggang naging artista na ako. Paano nga naging artista? From living sa jeep, na galit ka na sa Diyos, sabi mo patayin ka na niya dahil parang tingin mo wala namang pupuntahan yung buhay mo. Tapos biglang 2011. Kasi nga, pag nagiinuman kami, doon na yung sinabi ko na si Choi. Kinukunan ako. Kung nakita ka, lalagay ko sa YouTube. Ano gagawin ko dyan? YouTube ka rin ang YouTube dyan eh. Basta, sisikat ka roon. Pina-upload niya pala sa YouTube. Tapos sumikat sa University Belt. Hanggang isang beses, nasa jeep pa rin ako nakatira noon. May nag-message sa akin. Kasi natuto na rin ako mag-check eh. Facebook na rin ako. Kahit sa jeep. Hindi ako masyadong malayo. Paano ka computer shop? Computer shop, okay. Check mo nga yung YouTube account mo. Yeah. Sige. Tapos sa jeep nakatira. Di ba layo? 93.9. Tumawag sabi. Gusto mo mag-board work? Board work. Sabi ko, hindi ako marunong mag-surfing. Hindi ako marunong mag-surfing. Board work. Hindi, DJ. Sabi ko, paano mag-DJ? Hindi, meron kang partner doon. Punta ako. So, in-interview ako. Isang base lang ako pinagsalita, tuloy-tuloy. Hindi ko tumitigil, dal-dal ko eh. Pasok ka, umpisa ka na bukas ha. Yun nagkatrabaho ka na? Trabaho ako. Edi, makita ka na noon, may sweldo ka. Magkano wala sweldo pa noon, maliit pa nga noon eh. Magkano unang mong sweldo noon? Magkano ba yung unang sweldo? Ay, medyo ano na rin pala, mga 15,000. Sumaya so, noon nagka 15,000 ka na? Yun na, medyo hindi ka na nag-jeep noon? Nung nagkaroon ako ng pera, doon ako sa Cubao, kaibigan ko. Tapos, meron na nag-manage sa akin, manage, ganun. Tapos, yun na nga yung ABS-CBN. Gusto mo mag-board, mag-artista. Mukha mo, sabi ko, mukha mo, artista. Ginagaya mo pa yung logo. Punta ka rito, mag-meeting tayo. Tara, subukan nga natin. Punta kami ABS. Punta ka sa ABS. Oo, yung ano pa dati dun eh. Basta may restaurant dun. Yung iya ako. Siyempre, nangiram pa akong polo, may bulaklakim. Kompesta. Araw punta ng taytay eh. Ayun na. Punta ka ng doon. Kain, dumating nga, meron nga talaga. Ayun na. Mayayaman din itsura eh. Jobert kasi usapan lalaki na nga yun. Usapan lalaki. Si Boom, ako, si Aran, saka si Alex Calleja. Doon na nag-umpisa. Pagkatapos ng Studio 23, nakita ko na Direk Bobot, pinatawid ako sa DOS, Banana Split. Yun tayo na nga, PPA, Sigi Star, Sigi TV, In The Loop, andun na lahat, The Max, andun na nag-umpisa lahat. Hindi ka nagulat ng time na yun? From naku, nung sumweldo ko. Di ba yung parang from galit na galit ka sa Diyos, na gusto mo kunin ka na, mamatay ka na, biglang parang in a year, nagbago yung buhay mo ng isang pero titik. Pero one time nung nag-church ako, naalala ko nun, parang sabi nga ni Lord sa akin eh, kung pinatay kita nun, Bert, yung hinihingi mo yung pinatay kita nun, maranasan mo ba ito ngayon? Maranasan mo ba ito? Iyak din ako ng iyak noon. Although hindi pa ako masyadong solid kay Lord dahil nga nagka-pera na naman ako eh. Ang naman tao, di ba? May dami abang eh. Show! Shabu ulit. Diba? Probinsyano, homesweet. Naalala ko noon, pati ko homesweet yung, di ba inaasar ka namin? Dalawa lang. Sobrang busy nito. Dalawa ata kami ni Luis na Lunes ang galing ko, napapanood sa TV. Banana Sunday, probinsyano, homesweet yung. Nagyabang, di ba? Dahil nakalimot na naman sa Diyos na nagbigay ng lahat sa Kanya. Drugs na naman. Ayun na, hanggang inabot na ako sa Sogo. Yun. Yun yung hindi ko makakalimutan kasi miriktek sa akin noon. Si Jobert nasa Sogo tatalon. Tapos nasa news ka noon. Bakit? Bakit ka tatalon noong time na yun? Paranoid na ako, siyempre. Isang linggo kong di natutulog, di ba? Tapos naghiwalay na rin kami ng asawa ko kasi hindi niya na ako maintindihan talaga eh. Di ba? Sobrang isang weird. Isang linggo kang hindi natulog? Oo, isang linggo ako hindi natutulog. Drugs lang ako ng drugs. Umalis, pinalis na ako rin sa condo namin dahil nga ang gulo-gulo ko na. Baka sunugin ko pa yon. So, nag-check-in ako sa Sogo. Tapos? And doon ako ng praning. Nakakarinig ako ng mga papatayin ka na namin. Kaya silip malinaw ako ng... Malinaw na boses? Naririnig mo? Oo, talagang totoo. Yung cellphone ko, naganong ko sa speaker, may lumalabas eh.
ano? Pati yung speaker ng TV may lumalabas eh. Patay na, kaya tingin na yan! Hanggang ngayon, naaalala ko pa yun. So, naniniwala ako dahil nga, di ba, ang laban naman, hindi naman talaga physical eh. Talagang spiritual yun eh. Mental. So, alam ko kung totoo yun, ngayon na nag-aaral na rin ako, di ba, alam ko yung nangyayari na yun, hindi talaga demonyo talaga yun. Audible yung sound eh. Talagang malinaw, papatayin ka na namin. Minsan nga, yung alam mo yung tatatakot na ako minsan matulog kasi pagpikit ng mata mo, biglang may sumasakal sa'yo. Sumasakal sa'yo, tapos dinidilaan yung mukha mo. Tapos tatawag ka minsan, Lord, tulungan mo ako. Hindi ka niya pakikinggan, papatayin ka na namin. Naririnig. Kaya pag gumising ako, takot ako matulog. So, kaya ka tatalo nung time na yun? Ganun dahil, na lahat naririnig ko. Dahil gusto mo na matapos yung boses? Oo, talagang ayoko. Ano ito nangyayari sa akin? Wala, natatakot na ako. So, yun na, gusto ko nung mamatay. So, na-save? Naalala ko yun, napuntaan doon sila Kuya Moni, sila Eric. Hinila ko ni Eric. Hinila ka. So, buti nga papunta sa kanya, hindi papunta ron eh. Oo. So, grace ni Lord, lahat yun. Nung nariyab ako, yung paglabas ko, yung hiya, 'di ba? Alam mo yung pumunta akong ABS, dumalaw ako, naririnig ko pa nga sa elevator may di ba addict. Ano bang nakukomo na bakit nagugusto mo mag-drugs? Nakakalimutan ko problema ko eh. Tapos 'di ba? Yung shabu kasi alam mo yung shabu, pag natikman mo yun, parang akala mo ang galing mo. Yung galing mo na yun, sandali lang yun. Ngayon, hanggang isang tatlong araw, apat na araw, after nun, puro dilubyo na yung mararamdaman mo. Wasted ka na. Yung tinira mo ngayon, susunod, mas marami na yung titirahin mo. Hanggang kinakain, halos kainin mo na yun. Hindi na, tira ka lang ng tira. Minsan nga, baliktad na epekto eh. Titira ka kasi gusto mo matulog. So, naging dependent na? Oo, talagang ganun na. Baho mo na, may bigote ka na. Hindi ka na nag-aahit. Minsan ka, magugulat ka pa pag tingin mo sa salamin. Ako ba yan? May ganun na. Napabaya mo na talaga yung sarili mo. Hindi ka na naligo. Wayang yung kambing sa'yo eh. Baka pag nadaanan ka ng kambing, gumagano pong yabang pa ng kambing. Mas mabango pa sa'yo. Gito ko eh. Ang ganun ito pa ng kambing. Kailan yung talagang ginising ka na talaga na tama na to? Nung natigil na naman yung natigil na naman yung mga shows ko rin dahil nag-lockdown. Tapos nawala na ako, parang wala na rin ng trabaho rin sa Pilipinas, nawala na ako ng hope. Kasi 'di ba yung COVID identity ko yun eh, pagkatao ko yan eh. Kumbaga pag hindi na ako nagpapatawa, parang ano na ako? Pag hindi na nagpapatawa si Kuya Jobert, ano na si Kuya Jobert? Na-depress ako. Tapos ang gaaway na kami ni Chad, dumating sa point na para maghihiwalay na kami. Talaga maghihiwalay na kami. Minsan, isang umaga, nakita, sabi ko, ba't palaging ang aga nagigising nito? Sinilip ko, may ka-zoom. Parang okay, pinag-uusapan nila, nagma-Bible study pala. Ako yung sabi ko, ba't ganito? Si Chad yung naghahanap kay Lord. Ako yung dapat na sinasabi kong Kristiyano. One time, sabi niya sa akin, di ba ikaw yung Kristiyano, Jobert? Umiiyak siya eh. Dapat ikaw yung nagsasabi sa akin ng tama eh. One time, may tumawag sa akin, taga rito sa Pilipinas. Hindi niya ako kilala. Nakita niya lang daw sa Facebook, may message niya ako, Brad, taga CCF ako. Naalala lang kita. Gusto kita ipag-pray. Sa isang daang message niya, ako lang sumagot. Nung nabasa ko yung message niya, iyak ako nang iyak sa CR. Sabi ko, sandali lang bro, tatawagan kita after nito. Tell me up. Ko alam, parang alam mo yun yung nung panahon na yun, yung down na down ako, yun yung pinaka saving grace ko, yung pag-uusap namin na para ako nakakita ng pag-asa, Lord, ito ulit. So, yun na, yung umpisa nun. Sabi ko, Lord, ayoko na mag-artista. Ibibigay ko na sa'yo pati pag-artista ko, pero umiiyak ako. Lord, ayoko nang unahin yung sarili ko. Ayoko nang unahin. Gusto ko, sabi ko, Lord, kung ano yung balak mo sa buhay ko, gamitin mo na ako. Ito na yun. 50 years old na ako eh. Kung ginamit ko yung buhay ko noon sa mga kagaguhan, mga walang kakwenta-kwenta bagay, Lord, gamitin mo na ako. Ito na yun. Sinusuko ko na sa iyo yung pangarap ko na maging artista pa ulit ako, yung kikita pa ulit ako, yung si Kuya Jobert na pa ulit ako na sobrang nakakatawa, ang galing-galing na komedyante. Binigay ko lahat kay Lord John. Tuloy-tuloy ako nagbabasa ng Bible, nagkakaroon ako ng devotion, nagka-quiet time ako. Doon ko nakilala si Lord eh. Kasi
yung relationship kay Lord, talagang makikilala mo lang si Lord pag hinanap mo siya, pag nag-seek ka talaga kay Lord. Kasi nakikipag-usap si Lord sa akin doon. Walang pastor na ano nun, kasi lockdown eh. Ikaw at siya lang. Ako tsaka si Lord lang nung mga panahon na yun. Pag may tanong ako, sinasagot niya sa mga verses. Umiiyak ako kasi doon ko napatunayan na totoo yung Diyos. Doon nagbasa ako ng Biblia. Tapos pinauwi niya ako. Sabi niya sa akin, ngayon Bert, na okay ka na sa akin. Anong gagawin mo rin sa Canada ngayon? Kukuya-kuya-kuya ka na naman dito. Uwi ka ron. Sabi ko, Lord, nakipag-haddle pa ako kay Lord. Sabi ko, mahal nga pa masahi. 4,000, 8,000, may 8,000 pa nga eh. Tapos yung isang ticket, 80 hours ako sa Qatar. Ano gagawin ko rin? Pag alis ko rin, may marunong ako magsalita ng ano, Arabo. Yung kumuwi, Lord. 3 days noon, sabi ni Chad, nabook kita. Ha? Nakabili ako $1,000 lang. Ay, 900. Patay, pinapauwi ako. Kahit masama yung loob ko, eh gusto mo yan, di ba nagdasal ka niyan? Sige Lord, pauwi ako. Natatakot ako pero totoo nga, pinauwi ako. Kanya Lord, pag uwi ko sa Pilipinas, yung mga bakanting oras ko, pag wala akong trabaho, gamitin mo ako ha. Ang nangyari ngayon, baliktad. Lahat ng oras ko ngayon, para kay Lord, di ba nag-testimony ako online, pag wala akong invitation sa churches, nagla-live ako, nagpapatotoo ko, di ba? So si Lord na nagpapasweldo sa akin, sabi ko nga, hindi ako magkakaroon ng sasakyan na ganito nasa showbiz ako. Wala man ng coaching ganyan eh. Di ba? Paano ka nakabingin nga ng coaching mo? Eh, ewan ko ba? Kay Lord, siyempre, di ba? Sabi ko, Lord, gusto mo po, bigyan mo ako ng service, ano, mag-scooter ako ron sa Pilipinas. So, binigyan niya naman ako. Yung natutunan ko sa Panginoon sa konting panahon lang nung sineryoso ko siya. Tatanungin mo ako ngayon, wag naman sana ngayon, di ba? Pero pag tatanungin mo ako, kaya mo pong mamatay para sa paniniwala ko ngayon? Oo. Kaya ko mamatay doon. Kaya ko pagtanggol yung faith ko kasi ayun yung joy ko ngayon eh, sa buhay ko eh. Nagtataka din, nagtataka siguro yung ibang tao, di ba dati? Ang joy mo, yung showbiz, yung pagiging komedyante mo. Naging best comedy actor na ako, naisip ko nga eh, di ba? Naging partner ko na si Chad, na dream girl ko, nakapunta na ako sa Canada. Ito na ba yun? Ito lang ba yun? Di ba? Bakit ako mag-i-invest dun sa mga bagay na nabubulok? Yung kotse ko, mabubulok yan eh. Yung bahay na tinutuluyan ko ngayon, magigiba din yan eh. Binahanga eh. Yung Canada, balang araw, magiging postcard na lang yan eh, magiging painting na lang yan eh. Di ba? Dahil hindi rin natin inaalagaan yung mundo natin eh. Ang ini-invest ko ngayon, kung ano yung meron pag namatay ako, di ba? But yung boldness ko ngayon na isinishare, pinagtatawanan ako eh, nung una, nagsishare ako tungkol sa faith ko eh. Okay lang yun, di ba? Kasi nung natanggap ko yung mga awards ko, best comedy actor ako, YouTube, ang galing kong komedyante. Nice one, Bert. Nakakatawa ka, nice one. Pero yung desire ko ngayon bilang tao, yung pag namatay na ako, yung... Yung maririnig ko sa Lord, yung... Bert, alika, pasok ka rito. Well, nice one. Dahil ba magaling ako? Hindi naman ako magaling. Di ba? Hindi naman ako kahit kailan magiging magaling. Lahat ng ginagawa ko yun, under grace ako ni Lord. Di ba? Alam mo, habang lumalapit ako kay Lord ngayon, binitira, pinupukol ng kalaban. Hindi taning eh. Lalapit ka kay Lord. Ah. Sige nga, aalugin ko yung relationship nyo ni Chad ngayon. Aalugin ko yung financial mo. Aalugin ko yung trabaho mo. Bumibigay ba ako ngayon? Nakita mo ba ako? Iiyak ako ngayon, pero babangon ako. Habang tinitira ako, sabi ko nga, kahit gumagapang, kapag Kristiyano ko dapat, di ba, sorry, pero, di ba, ito ako yung conviction ko ngayon eh. Habang gumagapang ako ngayon, lalapit ako, ay Lord, kasi dito ako masaya. Hindi ko siguro ma-explain yung joy na nararamdaman ko sa puso ko ngayon. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag na-experience ko si Lord, yung pag ginawa mo siyang number one sa buhay mo, tapos lahat magiging anino na lang lahat sa'yo yan. Diba? So lahat to, bonus na lang sa akin. Si Lord ang pinaka-importante kasi siya yung makakasama mo, yung investment ko pagkatapos nito eh. Doon tayo mabubuhay ng habang buhay. Di pag namatay tayo rito, ito, dinaanan lang natin ito eh.
swerte, mapalad tayo dahil nakakapag-bis pa tayo ng ganito, may mga sasakyan tayo kung ganun. Pero pagdating ng panahon, di ba, ang titiran natin doon, manjod, nalakad tayo sa mga daan na ginto, ayaw nyo ron? Ayaw nyo ron? Mas gusto nyo rito? May traffic? May COVID? Sabi nga, to live is Christ and to die is gain, di ba? So, nabuhay ako ngayon araw-araw sa kahit mahirap, di ba? Hindi naman ako pababayaan ng Diyos eh. Ang dami ko sinasabi, di ba? Pag ang dami mong sinasabi kasi ang taong marami, ang taong pinatawad ng sobra, yun yung taong nagpapasalamat ng sobra. Kaya ganito ako ngayon eh. Sobrang saya ko. Sobrang saya ko. Show ko ba to? Ang dami kong nakuha sa'yo eh. Ngayon lang tayo nag-usap ng ganito. Jobert, ang dami kong nakuha sa'yo. Grabe. Masaya ako kasi... Sa tagal nating magkakilala, ngayon lang tayo nag-usap ng ganito kahaba. At ganito kalalim. Nakakalog ako. Alam mo, pwede tayong alugin pero hindi tayo matitibag. Naiyak ako kasi masaya ako. Kasi dati may kita mo, may iyak ako kasi wala akong hope eh. Yung iyak mo yung mga ano na to. tapos, di ba, iyak eh. Tapos, bumay, iyak ka na naman. Tuloy-tuloy yung iyak mo eh. Kasi, pag iyak mo, walang sagot. Ngayon, umiiyak ka dahil masaya ka. Alam mong, iniyak mo yun, pero alam mong may bunga yung iyak mo. Kasi, andun sa dulo ng iyak mo yung Diyos eh. Araw-araw, nababuhay ako kung ano yung nakalatag sa akin ng Diyos. Diba? Kung ano nakalatag sa akin ng Diyos. Kung mayroong blessing, thank you. Hindi lang naman ako ganito nagsasalita dahil may blessing ako kay Lord eh. Kahit wala akong blessing, magsasalita ako tungkol kay Lord, di ba? Kasi meron o wala, naranasan ko na magkaroon, naranasan ko na rin mawalan, di ba? So, at lahat ng natututunan ko ngayon, nagbubunga. Walang salita ng Diyos na natatapon. Nagbubunga talaga. Sa ngayon, natatakot ka. Pabayaan mo, sabi ko nga, eh, pag tayo kasi nagmaneho ng buhay natin, titigil tayo sa comfort zone natin eh. Dito lang ako, permis ako eh. Pag ang Diyos ang nag-drive, umangkas tayo, matatakot ka, pero hindi kanya pababayaan.